guys, ito ang ating ingredients para sa ating yellow croaker fish with tofu and chives. So, yung tofu ko ay na-fry ko na kanina para mabilis na lutuin. So, kailangan natin ng yellow croaker fish, chives, ginger. Ito lang yung ating ingredients para sa pagluluto ng ating braised fish with chives and tofu. So, guys, panoodin nyo step by step. Napaka-easy nito. Super, super easy. Ito, kahit anong isda. Pero, mas maganda pag may makita kayong ganito. Ito talaga yung, ano niya, yung pinakang isda. Pero, pwede siya sa kahit anong isda kung anong available kayo. At meron kayong tofu. Tulad ng sinabi ko, ang tofu sa Hong Kong ay napakadaming uri. May pang steam, may pang stew, may pang soup, may pang dessert. May madami, basta madami siya. Hindi ko maisasi, sobrang dami. So, guys, check it out. Dry pat natin ang ating isda. Patuyuin natin bago natin siya i-marinate. Ayan, nalilisan ko na siya. So, i-dry pat na lang natin. Tapos, lagyan natin siya ng cornstarch. Ang marinate, ah. Konti lang. Bakit ba may cornstarch ang isda? Isda lang naman siya. So, guys, kailangan may cornstarch ang isda para yung ating texture ng ating isda ay maganda ang pagkakadikit. Kakadikit? Ano kayang connect? Hindi ko rin alam. Actually, pero sabi nila, sabi nung sikat na chef dito, kailangan daw may cornstarch pag i-steam mo siya kasi yung texture, yung balat ng isda, hindi ganun madaling mag-watak-watak ba? So, lagyan natin siya ng pepper. Konti lang. Para malasa kasi, ano. Marinate lang natin siya for 10 minutes. Tapos, ipo-fry natin. Ayan. I-marinate natin siya. Marinate ang ating isda ng 30 minutes. Ay gugawa tayo ng sauce para sa pang-stew natin. So, kailangan natin ng light sauce. Yan, light sauce, guys. Naku, hindi ko na nasabi sa inyo kung ano to. Mamadali ay. Kailangan natin ng 1 tablespoon of light sauce. Light soy or toyo. Pero kung ako sa inyo, pag nasa Pilipinas, kasi yung light sauce dito ay hindi maalat. So, pag sa Pilipinas, maalat kasi yung toyo. So, parang half teaspoon lang, tapos water, ganon. Tapos, lagyan natin ng 1 tablespoon of oyster sauce. Ito lang yung pinaka-seasoning niya. Yeah. Wala na laman ng aming oyster sauce. Kawawa naman. Ayan. Wala na laman, guys. Makukuha ko ng bago. Ayan, 1 tablespoon of oyster sauce. Ayan. Tapos, sugar. So, ito lang yung ano lang. Ang sugar niya ay 1 teaspoon. Ang dami, no? Tapos, lagyan na natin siya ng konting tubig. Tapos, ang pampalapot niya, cornstarch lang at saka tubig. So, dito muna siya. Ayan. Pwede na ang ating sauce. So, ipa-fry lang natin yung fish. Tapos, pagka-fry ng fish, siyempre, ipa-fry natin nga pala yung fish sa ginger para alam niya na mawala yung fishy's ano niya, smell niya. Pagka-fry natin sa ginger, lagay natin yung ating sauce. Tapos, ilagay yung ating tofu at saka itong ating green chives. Ito. Tapos, 2 minutes o 3 minutes lang siyang isto. Kasi ipa-fry natin to eh. So, ganun lang kadali. Tapos na. Ready to eat na. So, wait nyo guys. Ating lulutuin ang ating isda. Lutuin na natin guys yung ating isda. I-fry na natin. Ang mantika. Well, ito yung pinagprutuhan ko kanina ng tofu. So, lagyan natin ang ating ginger. Ginger! Ayan. Para maalis ang kanyang fishy smell. Ayan. Bongga-bongga. Ikutin. Pwede rin ito sa kawali na yung normal na kawali sa Pilipinas. Pag ito kasi non-sticky. So, sabi nila, pag gumamit ka ng ginger sa kawali, tapos igaganon mo siya, hindi siya didikit. Pero tumidikit pa rin naman. Ay, ambot sa nagturo.
Dami silang ano, no? Madaming ka-ekan. Mainit na ang ating mantika, so pwede na natin ilagay ang ating isda. Ayan, parang kulang sa oil. Kasi nandito ka, pero gusto ko medyo. Yan na rin natin lulutuin mamaya yung pinagsama-samang tofu at sides at saka yung toast. The rest na rin guys, walang pa-keme-keme. Lagay lang ang lagay. Tapos, kakain na. Ganun kadali yung aking mga niluluto. Diba guys? Super easy. Sana matry nyo one time. Huwag nating pakasunugin ang ating isda. Baliktarin na natin. Ayan guys. Parang gusto nila medyo golden brown. Pag golden brown na siya, okay na siya. Mabilis na siyang lutuin guys. Pay pa natin for another mga 3 minutes pa. Hindi lang talutuin eh. Diba guys, sobrang dali lang niya. Try nyo. Para hindi kayo mahirapan mag-sip kung anong pwedeng luto sa isda. At least, meron na naman kayo natutunan mula kay Evil. And guys, luto na ang ating isda. Pwede natin ilagay yung ating tofu. Tulad ang sinabi ko sa inyo, lagay nyo lang ang tofu. Lagay nyo lang ito. Ayan. O, diba? Pero lalagyan ko siya ng wine. Ito namang wine, optional. Kung gusto nyo maglagay, maglagay. Kung ayaw nyo maglagay, pwede rin hindi. Pero gusto ko maglagay ng wine. Ayan. Lagyan natin ng kaunting tubig. Ayan. Tapos, ilagay na natin ang ating soap. Ayan. Kukwera natin for 2 minutes or 3 minutes. Tapos, luto na yan, guys. Ganun lang kadali. Guys, kumukulong na siya. Paigarigahin lang natin, guys. Tapos, ready to set na siya. Lagyan na natin sa, ano, sa plate, sa plato, plate. Lagyan natin siya sa plato, tapos lagyan natin ng decoration, tapos serve na, tapos na, ganun kadali ang aking braised yellow croaker with tofu and chives. Lagyan natin yung ating cornstarch kasi luto na siya, guys. Ayan. Para maglapot ba? Ayan. Kaigahin lang natin ng konti, tapos serve na natin siya. Charon! Luto na ang ating braised croaker and tofu with chives. So, ganun lang kadali guys. Sabang ako sa inyo. Try this guys. Masarap. Simple. Super, super, super dali.